Hindi, sorry kung sa mga nakakapansin na hindi ko na nakakausap si Pacboy or di niya na rin nakikita si Mikey. Kasi gustuin man ni Pacboy, kumbaga parang respeto yun sa partner ko noon. Siyempre, ayokong magpakagago naman na, di ba? Di ba, Pacboy? Gusto niya makita si Mikey pero inaano ko, sinabi ko naman sa'yo, di ba, na siyempre ayoko malaman kasi ng partner ko noon eh, na gano'n na nakikita pa tayo. Kaya, ako pa rin yun, hindi ako pumunta. Pero alam mo naman, di ba, na lahat ng respeto ginawa ko sa partner ko noon. Siguro, kinarma. O, kinarma kasi nakasakit ako ng tao, mas pinili ko yun noon. Mga kapenyo, tirahin na natin ito may init na isyo ngayon. Pasok, intro! Heyo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today, meron na naman tayo napaka-init na reaction video. Cherry White at Pacboy, nag-usap na nga mga kapenyo. At talagang dito mga kapenyo, no, humingi ng pasensya etong si Cherry White dito rin kay Pacboy, na kung saan alam naman natin yung naging pass nila. At nakikiusap, no, etong si Cherry White at Pacboy na wag na po sanang bigyan ng malaking issue etong naging tambalan nga nila noong mga panahon na wala pa si Boy Tapang sa buhay neto ni Miss Cherry White. At dito mga kapenyo, syempre nire-respeto naman natin yan dahil nga alam naman natin yung pinagdaanan din ni Pacboy na kung saan talagang iniyakan niya etong si Cherry White nung mga panahon na naghiwalay sila. At sinabi pa nga ni Pacboy doon na naaalala ko mga kapenyo na nagawan ko ng reaction video na maghihintay siya kahit matagal at kahit kailan na bumalik etong si Cherry White. At mukhang nangangamoy na nga etong magiging tambalan ulit neto ni Pacboy at Cherry White. At sana mga kapenyo, mangyari nga. Pero I don't think na mangyayari na kaagad-agad yon dahil alam naman natin na si Pacboy nakapag-move on na. At pangalawa, meron na siyang idol moto ngayon mga kapenyo na kung saan yun na ang kanyang madalas na kasama ngayon, no, si idol moto. At tara mga kapenyo, huwag na natin patagalin at sabay-sabay natin pakinggan kung ano nga naging mensahe ni Cherry White dito kay Pacboy. Sorry kung sa mga nakakapansin na hindi ko na nakakausap si Pacboy or di niya na rin nakikita si Mikey. Kasi gustoin man ni Pacboy, kumbaga parang respeto yun sa partner ko noon. Siyempre, ayokong magpakagago naman na, di ba, Pacboy? Oo. Gusto niya makita si Mikey pero inaano ko, sinabi ko naman sa'yo, di ba, na siyempre ayoko malaman kasi ng partner ko noon eh, na gano'n na nakikita pa tayo. Kaya, ako pa rin yun, hindi ako pumunta. Pero alam mo naman, di ba, na lahat ng respeto ginawa ko sa partner ko noon. Diba? Oo. Kaso talagang, kasi marami nagtatanong sa akin eh. At si Pacboy, alam ni Pacboy lahat. Nag-away man kami. Pero guys, kaya hindi lang sasabi yan. Alam ko yan. Bawal niya ko. Good ka, diba? Yan, kita nyo naman mga kapenyo, no, na talagang sinasabi nga ni Miss Cherry White dito na respeto lang, no. At alam naman natin, meron talagang unang naging karelasyon etong si Miss Cherry White at yun nga yung kanilang anak. At sinasabi naman din dito ni Pacboy na naiintindihan niya at nire-respeto rin naman niya kung ano nga yung naging opinion din ni Miss Cherry White doon. Ang pinakamainam dito mga kapenyo yung nagkausap silang muli. At pangalawa yung nag-giveaway sila sa isa't isa, lalong-lalo na syempre kay Pacboy bilang isang lalaki mga kapenyo. Ramdam na ramdam natin si Pacboy noong mga panahon na talagang iniiyakan niya etong si Cherry White nung pagkakahiwalay nga nila. Pero at least mga kapenyo, at the end of the day, nakapag-move on na rin, no, etong si Pacboy. At ang maganda rito, naging magkaibigan sila muli neto ni Cherry White. Alam ko yan, kahit hindi sabi yan. De, sa tao kasi, parang marami ako nababasa na nag-cheat daw ako. Mm-hmm. Ako nag-cheat. E di sana noon pa lumabas yung cheat na yan. Oo. Sinabi mo kasi, marami kasing nagko-comment na nag-cheat daw ako. Tapos tahimik ako kasi ako yung nag-cheat daw. Ganon. Malaki respeto ko sa karelasyon ko. Malaki respeto ko, sobra. Hindi ko magagawa yun. Hindi nyo lang alam. Marami tao na wala sa akin, sinira ako na nga yung dignidad ko eh. Diba? Sobrang pagmamahal ko eh. Alam nyo mga kapenyo, no, nararamdaman ko
etong sa loobin ni Cherry White dito, no? Sa totoo lang, eh mahirap po talagang meron kang anak, no? Na kung saan eh talagang kahit po anong mangyari dyan, eh hindi mo pababayaan yan, no? Ito, sinasabi nga ni Cherry White dito na sinira ng araw niya yung kanyang dignidad. Na kung saan, mga kapenyo, eh talagang kita nyo naman, mga kapenyo, no? Successful naman ngayon si Cherry White. Yun nga lang, maraming mga kupal talaga na nambabas din kay Cherry White ngayon na sinasabi nga, kesyo, ganito, ganyan, ganito, ganon, na siya nanloko. Eh, dun sa mga pagkakataon na yun, mga kapenyo, wala na tayong pakialam dun, no? Kung ano ba talaga yung nangyari sa kanila. At syempre, sariling buhay niya na yun, mga kapenyo, no? As of now, eh, masaya ako, masaya tayo, na nakikita na magkausap na rin etong si Pacboy at Cherry White. At talagang sana, in the future din, eh, magkaayos din sila neto ni Boy Tapang para at least talagang maiwasan, no? Yung ganito, katulad yan, nakikita natin sa mga mata ni Cherry White na parang gusto niyang umiyak, no, dahil nga doon sa past niya. Siguro kinarma. Kinarma kasi nakasakit ako ng tao, mas pinili ko 'yun noon. Ayun, no. Kita niyo ba, pero diba, naiiyak siya. Pero yung pain ngayon hindi naman sobra, hindi kagaya noon. Mas masakit noon. Mas nasasaktan ako kasi noon, hindi ngayon. Ngayon, sakto lang. So, yung mga kapenyo, sinasabi rin ni Cherry White dito na hindi na nga raw siya ganun na nasasaktan ngayon. Kumbaga, sakto lang. Siyempre, mga kapenyo, no, sa pinagdaanan ni Cherry White siguro, talagang nasanay na rin siya. Nasanay na yung kanyang puso na talagang ganun lagi ang kinahihinatnan niya pag nagkakaroon siya ng karelasyon na kung saan, sinasabi nga niya parang nakarma nga raw siguro talaga siya. Which is, I don't think na ganun, mga kapenyo, no. Alam naman natin yan lahat na talaga sa isang relasyon, minsan, pag hindi kayo nagkaintindihan at pag hindi mahaba ang PC ninyo sa isa't isa, talagang mabilis din nawawasak ang relasyon. Kasi sa pagmamahal talaga, mga kapenyo, give and take. Hindi yung paggalit yung isa, kailangan sasabayan mo rin. Hindi ganon. Kailangan din magbigayan din kayo kung gusto nyong tumagal ang inyong relasyon. So dito, sa pagkakataon na to, malamang sa malamang, hindi lang siguro talaga sila nag-worth it or hindi lang talaga nasalba yung kanilang relasyon, no? May sakit. May sakit daw. Kira niya na. Wala kang pake. Huwag mo nang paulit. Ha ha ha. Gusto ko pa marinig. Utang eh, malupit dito si Pacboy, Marites din eh. Pero mga kapenyo, hindi na talaga maiiwasan yan, no? Yung mga Marites-Marites na yan. Dahil syempre mga kapenyo, nasa social media kayo. Lahat ng tao talaga, mga kapenyo, sa social media, pwedeng magsalita kahit anong gusto nilang sabihin sa'yo. Yun nga lang, yung ibang influencer, hindi alam na mga nagsasalita na nasasaktan na rin sila kahit ganun pa man. Katulad nito kay Cherry, no? Kahit pa sinasabi natin na nanonood lang tayo, nararamdaman ko na parang meron siyang gustong ibuga or sabihin sa atin lahat. Palka, kilagid mo labas na naman. Ano yan? Hindi ko na rinig. Tigilan mo ako. Damot naman ito. Ulitin mo lang eh. De, Pacboy. Sorry kung si Mikey hindi mo na nakikita. Pwede mo nang puntahan, hindi ko ipagkakait. Ayun, hindi ko naman siya pinagkait eh. Actually, talagang nirespeto ko lang yung bawal. Okay? Si Mikey, miss na miss ka na ni Mikey, sobra. Sobrang miss na miss ka na ni Mikey. Pwede mo siyang puntahan. Yun yung pinakamagandang nangyari rito kay Pacboy at Cherry White, no? Even though na hindi naging maganda yung kanilang paghihiwalayan, at least mga kapenyo, nag-giveaway na rin si Cherry White at Pacboy sa isa't isa. At sinasabi dito ni Cherry White na pwede na ang puntahan nito ni Pacboy muli ang kanyang anak, no? Na kung saan talagang namimiss na rin talaga nito ni Pacboy. Dati kasi hindi talaga ako pumupunta, alam mo. Hindi, kaya nga nagtatanong ka sa akin noon, diba, na kung pwede mo makita si Mikey. Alam ko namimiss mo, pero ngayon okay lang, sige, para kay Mikey, go. Oo, tama, wala namang alam yung bata eh. Uy, ba't may ganun? Huwag kayong kiligin, magkaibigan lang kami ni Pacboy, okay? Siyempre, hindi may iwasan, mga kapenyo, eh. May pinagsamahan sila nung araw. Natural, yung ibang mga fans,
eh hindi naman talaga alam yung mga nangyayari sa kanila, eh kinikilig pa rin yan, no, na pag nag-uusap silang dalawa. Eh hindi na talaga maiiwasan yan, dati silang nagtatambalan eh. Kumbaga sa showbiz, dati silang magkatambalan, no? Eh hindi na maiiwasan talaga sa mga tao yan, lalong-lalo na sa mga fans ni Pacboy, sa mga fans ni Cherry White. Eh nandun pa rin yan, nandun pa rin yung apoy, no? Huwag kayong kiligin. Kaibigan lang kami. Para kayong tanga. Ako hindi ako kinikilig, no? Hindi ako kinikilig dyan. Kunwari pa si Cherry White, pera. Boy, back boy. Hindi ako kinikilig sa'yo, okay? Boy, wala naman ako sinabi ah. Si Charis ang kinikilig dito. Mabait kasi si Pacboy talaga, mapeng. Pacboy. Ayun, sabi ko nakalimutan ko. Yung ano mo, yung signal mo, ang ano, eto Glass Garden, no? Oh. Yung signal mo ang hina. Drop na kayo para ano, pa-park na lang. Ay, teka, mag-high ako. Pacboy, nandito na kami. Ah, nandito si Idol Moto. Nandito si Idol. Kanina kausap ko. Yun, no? Oh, si Idol Moto. Nandito si Idol. Sir Dennis. Kausap ko kanina, eh. Oh, dapat niya. Oh, nandito siya. Kasama si ano, Oyot. Uy, magkukunan ko. Ha? Dapat niya susunodin ko siya mamaya uwian. Wala kang carry ba? Uy, baka mabanggami Land Cruiser, ha? Maras pa lang bala sa uwian, dapat susunodin ko si Idol. Mabangga. Ano sabi mo? Dapat susunodin ko si Idol, hindi ko naman alam kung anong oras uwian. Uy, huwag niyong bigyan ng... Okay na, boss? Kahulugan yung ano, ha? Okay na yan, kuya. Okay na nga daw. Huwag niyong bigyan ng kahulugan tong live namin ni Pacboy, ha? Oo, oh, magkaibigan pa rin kami. Yan siya sabi ko sa inyo, guys. Siyempre yung nakaraan, respeto lang siyempre, may karelasyon siya. Kahit magkaibigan kami, hindi tayo basta-basta. Sabi niyo na, pumunta, bulisita, kasi respeto nga. So yan mga kapenyo, rinig na rinig nyo naman yung sinasabi ni Pacboy dito, no, na talagang grabe, ang laki ng puso ni Pacboy at respeto niya. Alam naman daw niya na meron ng bagong karelasyon noong mga panahon na yon, itong si Miss Cherry White, kaya nirespeto niya rin ito. Kahit alam natin lahat, no, na nasasaktan si Pacboy noong mga panahon na yon at umiiyak siya, pero tingnan nyo naman yung naging balik o naging sagot pa rin dito ni Pacboy. Talagang mataas yung respeto pa rin niya kay Miss Cherry White. So yan mga kapenyo, kung kayo nga ang tatanungin ko, ano nga masasabi nyo dito sa pag-uusap ni Miss Cherry White at ni Pacboy na talagang nagkaayos na talaga sila at magkaibigan na silang muli. Hindi po sila magkarelasyon at hindi na po ata talaga mababalik yung kanilang tambalan. Siguro mga kulab-kulab na lang dahil alam naman natin na si Pacboy eh meron ng bagong kapartner ngayon na si Idol Moto at ito si Cherry White eh talagang kaibigan na rin ang tingin niya kay Pacboy. Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo at lahat-lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita kasi lang tayo sa susunod kong reaction videos.